radio. Tunay na maasahang umaakso sa problema ng mga inaabuso, mga walang boses at inaapak-apakan. Dahil dito, nakilala po siya bilang kakampi ng mga inaape at ngayon magiging kakampi mo sa Senado. Chufo! Thank you! Thank you! Mayong gabi, Jensen! Ninjut Jugma ko, Taka Jensen! I love you too. Anyway, hello po. Mrs. Jinky Pacquiao, ma'am. Of course, si Mami Junisha Pacquiao. Senatorial candidate Lutz Barbo. Sir, iboboto kita, sir. Sigurado yan, sir. Ilalagay kita dun sa balota. Oh, di ba? Number 7. 7 po, wag niyong kalimutan. Congressman Ruel Pacquiao. Kulang to. Marami ako nakikita rito, pero wala rito. Miyembro po ng LGU at sa mga narito ngayon, nanonood. Maayong... I love you too. Sabi ko na kanina, nakadalawa ka na. Okay. Bago ang lahat, dito ngayon, Senator Manny, daghan salamat. Daghan salamat. Now, tulad nyo, at tulad ng napakaraming Pilipino, ako rin po, dahil, maraming beses na po siya nagbigay ng karangalan sa ating bayan pagdating po sa larangan ng sports, Pilipino sports hero. Pero, hindi po dyan nagtatapos ang aking pag-iidolo, paghanga kay Senator Manny. Sapagkat, marami po siyang katangian sa isang bakal. Sintibay ng bakal pagdating sa boxing. Pero pag sa labas ng ring, meron na po akong ikwento, Senator Manny. Pasensya na, now it can be told. Kaya ang isa niyang staff na si Bernard Peralta. Sasabihin niya, Idol, yung sa iyong programa ngayon din. Maraming beses po, hindi ko na mabilang yan. 20,000, 30,000, 100,000, 200,000, etc. At sinasabi doon sa text, palihog lang, please lang. Sertipikado po siyang namimigay, tumutulong sa mga mahirap, maliliit, pawis, galing sa kanyang pinaghirapan sa ring, galing sa kanyang sariling bulsa. So far, wala pa ako nakikita ang taong gobyerno na gumagawa niyan. So far. Give it to him. Palakpakan po natin. Now, meron po akong ikikwento sa inyo. Pagamat alam ko po, marami sa inyo rito nakakaalam tungkol po sa aking programang Wanted sa radyo. Yes, salamat. Yes. Luzon, Visayas, Mindanao, Aparito, Hulo. Marami na po tayo nasusob ng mga problema. Problemang individual, problemang sektor, komunikay, bula. Andito pa ngayon si Mr. Ferdinand Pareha. Oh, kung wala siya, iparating nyo na po. Siya po ay taga Waste Management. Itinawag po sa amin ang isang problema sa Barangay Bula dahil 6 na taon na raw po hindi nabibigyang solusyon ang problema ng basura sa kanilang lugar. Tinawagan ko po si Mr. Pareha. Kinabukasan, solve ang problema. Ganon po tayo kumaksyon. Pero Mr. Pareha, kahapon na balitaan ko, bumalik na naman daw mga basura. Mr. Pareha, pero alam ko po Mr. Pareha, i-action ka ulit bukas. I love you po, ma'am. Thank you po. Now, meron na po ako ikwento
dahilan kung bakit po ako tumatakbo. Kasi nga po maraming sasabi, bakit kinailangan pong tumakbo? Eh samantala nakatulong ka naman. Makatulungan yan. Yes, sir. Ito po ay isa lamang sa mga kwento sa kasong hinawakan ko. Maraming taon na pong nakararaan. Siya po ay matagal nang hindi binibigyan ng tamang sweldo ng kanyang amo dahil siya po ay stay in, kaya pay, wala. Saan siya natutulog? Sa bodega. Ano ang kanyang tulugan? Semento. Ang kanyang banig? Karton. Maipis, mabaho, mainit. May kasama pang mura sa kus. Kailangan ko na po umuwi ng probinsya. Kailangan ko po ng pera. At yung akin po natatanggap na sweldo ay kulang. Baka pwede ko pong makuha na yung mga back pay ko. Sabi ng amo, sulti ng amo, kanagpuerta, libre na. Kung gusto mo, umalis ka. Ano pong ginawa ng pobre? Amo at si pobreng bodegero, pinagharap po sila. In short, siguro po mahulaan niyo na ano. In short, walang nangyari. Umuwi po si bodegero ng luhaan. Moon, layas, sinibak si bodegero. Nung masibak po si bodegero at hindi niya po nakuha yung kanyang sweldo, ang susunod po na hakbang o proseso ay pumunta sa NLRC. Yung mga sweldong ninakaw sa kanya, kinupit sa kanya ng kanyang amo for so many years. Yung kanyang kaso, siguro po mahulaan niyo ng sunod nangyari. Mahulaan niyo? Walang nangyari. Nangyari, ginamit ni amo yung dismissal paper in favor of him para sampahan ng kasong libel si Bodegero. Nang dahil dyan, si Mrs. ni Bodegero pumunta po sa presinto. Umiiyak. Mabuti na lang po sa pong desk officer ang bumulong sa kanya. Subukan mo pumunta doon kay Tulpo. Binigyan po siya ng pamasahe. Pumunta po siya sa akin, si Mrs. At nagsumbong. Nung makita ko po yung ebidensya, ang sunod ko pong ginawa, pinulabog ko po ang DOLE, pinulabog ko po ang NLRC, kulang na lang nasampalin ko po yung mga ebidensya ng ating buto. Ang ginawa ng mga taga-DOLE, taga-NLRC, pinulungan na lang si amo. Boss, pati kami naipit. Baka gusto mo, ibalik na lang namin. Kung ano yung mga napag-usapan natin dati. In short, nag-file po ng desistance and then, quits na. Nakita niyo po dito, yung kwento? Totoo po ito, nangyari po ito. Yung magnanakaw, ipinakulong ang kanyang ninakawan. Ana, sulti pa naman netizen, ayaw ko na sa earth. Pero wag, dito pa rin kayo sa earth. Ang dapat na wala na sa earth, ang mga kawatan. Sila ang kinahanglan. Muadto sa... Sila po ang palaging ginadaog-daog. Dapa na nga. Nakakatikim pa po ng mga sakit na pananalita. Dapat sa batas na lamang sila makakuha ng kakampi para sila po'y maapi. This is what we call plain and simple injustice. Okay. Sige. Kini po, medyo recent, okay lang sara. Medyo recent, okay lang po, Senator. Hindi ka naboboring, ha? Ito yung mga tunay na istorya. Ito po yung mga mag-recruit para muadto sa Manila, mutrabaho bilang mga bodegero sa warehouse. Okay. Now, pagdating po sa trabaho, dahil stay-in sila, hindi po binibigay. Nung magsumbong po sa akin, natulungan po natin. Agad-agad, ang DOLE lumundag
Inutusan yung amo na ibigay ang mga backpack pen. Kinulang ko po sila ng plane ticket. Habang iniintay yung kanilang flight, chinecking ko po sa hotel para makatikiman na sila sa, ng kutsyon at aircon dahil sa bodega natutulog sila mainit, maipis at sa semento. Napauwi sila, pasalamat. Ito po ang isang sistemang akin pong babaguhin. Sa pamagitan po ng legislation, ito po'y babaguhin ko. O dili kaya gagawa tayo ng batas na para matuwid ang bulok na sistemang ito. Kapag nakawan ng inyong amo sa pamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, kapag kayo po ay nanu sa inyo at yung dalawang taon ay bonus na sa magnanakaw na amo. Ano? Hindi nakukulong. Pero, di ba, kaya nga, tinuod na. Pero, isang pirasong sapatos sa tindahan ng amo, siguradong sigurado, kulong agad. Pero, hello, nawawala na itong bata ito. Sino ba? Unsa ba imong an? Unsa imong nai? Imong mama, kinsa ba imong mama? Wala. Okay, baka meron dyan nawawala. Pero, eto po, meron din ako isang kwento. Malapit na po. Recently, meron pong isang kasambahay na pumunta sa akin. Ang ipabaril ng kanyang bilyonaryong amo sa kanyang mga bodyguard. Ay, nanay, ayun pala. Ay, salamat. Nay. Salamat, salamat. Ayun. Ang mabuti naman, si nanay. Okay. Yan, si nay. Buti na lang, nakita na sila. So, sa madaling salita, ayun. Reunited na si mommy at yung baby. Kaya dapat yung mga mother dito, ha, tingnan-tingnan niyo po yung mga anak niyo. Nandiyan pa ba sa tabi niyo? Now, anong nangyari doon kay bilyonaryo? Sinampahan po namin ang kaso. At naipanalo po namin ang kaso niyo pagdating sa batas. Dapat patas ang batas, mabuhay ka rin. Sabi pa nga, who has less in life should have more in law. Na ang gustong ipasabot sa Bisaya, kinahanglan ka ng mga kaluoy po. Ang aking misyon, pag ako po'y napunta sa Senado, yan po ang aking gagawin. Daghang salamat, Jensen! Thank you so much, Idol Rafi Tulfo. Idol Rafi, tsaka muna dahil alam ko sa pagpunta mo dito sa Jensen, may special na tao na si-celebrate na kanyang kaarawan today. Tawagin ko po ang ACCIS party list, ang inyong may bahay, Congressman Jocelyn Tulfo. Happy birthday! Happy birthday to you! Congressman Jocelyn Tulfo. Thank you. Maraming salamat po. Happy birthday. Gusto mong salita? Mayain. Idol Rafi, salamat po. Maraming salamat po. Thank you. At ito na. Dahil wala po siya ngayong gabi, pero may mensahe po siya sa atin via Zoom, ang ating pong incoming Vice President Lito Atienza. Vice President Lito Atienza. Nandiyan po siya ngayon live on Zoom. Sa lahat po ng mga nanonood sa amin ngayon, sa lahat ng mga grassroots natin, mga minamahal po, nagsusuporta po ng ating pong incoming president, maraming maraming salamat po. Tunay
na masipag. Dito Atienza, tunay na matapat. Dito Atienza, tunay na makadiyos. Dito Atienza, tunay na makatao. Dito Atienza, umayin ang Maynila ay napatupad niya. Hanggang sa Kongreso ay naging tapat siya. Hiyas ng Pilipinas ay niyakap niya. Talentadong kabataan, talagang mahal siya. Tunay na masipag. Dito Atienza, tunay na matapat. Dito Atienza, tunay na makadiyos. Dito Atienza, tunay na makatao. Dito Atienza. Ikami, Vice President Lito Atienza, sir. Mayong gabi. Sabi siya na si Sir Lito, mayong gabi gigandali sa General Santos City ang imong mensahe para sa katawahan ta. Sir Lito? Kailangan mo, may palakpak, gigan ka na to. Palakpak tama, malakpak ka. Sir Lito Atienza, sir, your message? Go ahead, sir. Pwede ba tayo? Yes, sir. You're on air. Go, sir. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano ba, sabig na sana akong pupunta ako riyan. Talagang gusto kong makita kayo lahat in person. Sabalik. Ako po yung naaksidente, yung aking aking hita ay nagkaroon ng diferensya, kaya hindi po ako nakapunta dyan. But ako po kasama ninyo, kabilang ninyo, at ako ay talagang naniniwala na ina ang pagkakataon ng Pilipino. Alam nyo, ang dasal ko, nung araw pa man, ay bigyan tayo mga Pilipino ng leader na makapagbabago ng ating direksyon ng buhay at yung hindi tayo pinipito. Go ahead, Sir Lito. Tarinig po namin. Gabi-gabi ako ay nagdarasal. Ang dasal ko ay bigyan tayo ng leader na tunay na mangangalaga sa kapakanan ng Pilipino. Nag-umpisa ako sa politika 50 taon na nakakaraan. Ang unang-unang rally namin sa Plaza Miranda, binato kami ng Granada. Sumabog yung Granada sa harapan ko. Sugatan lahat ng nasa tayo ko. Sugatan, duguan. Pero si Lito Atienza, hindi tinamaan. Dalawang Granada sumabog, walang tumama sa akin, isa. Sabi ko, siguradong may plano ang Panginoon Diyos. Kaya hindi ako nasiraan ng loob. Dumaan tayo sa kadiliman ng Marcelo, hindi ako nasiraan ng loob. Maraming ikinulong kasama na po ang inyong lingkod, hindi ako nasiraan ng loob. Maraming nawala sa aking mga kaibigan na hanggang ngayon hindi po nakita na. Hindi rin ako nasiraan ng loob. Lumaban para sa ating kalayaan hanggang tayo nagtagumpay sa EDSA. Yung pala ay may plano nga ang Panginoon. Sapagkat ngayon, after 50 years in politics and public service, I was ready to retire. But I would like to share with you what made me decide to stay on